Good day mga kaupod, welcome to Kapwa Guru Channel. Sa channel kong ito, makaka-download kayo ng mga automated school forms kagaya ng School Form 2 kung saan ito ay automated na, mayroon pa itong mga codes at mayroon itong different shapes para daling ma-determine kung mga students natin ay absent siya ng morning, afternoon o kaya ito ay late. Mayroon din tayong mga templates kagaya ng CMSS na automated na rin. At ito ring master sheets kung saan ay automated na kumpleto na ito from first to fourth quarter at mayroon na ring final rating at consolidation. Mayroon din tayong mga templates kung saan ang ating basis ay ang Philippine Professional Standards for Teachers or PPST Resource Package. Ito ay ang item analysis with NPS, frequency of errors, and mastery level. Itong template na ito mga kaupod ay 4-in-1 na ito. Mayroon pa itong graphical presentation at tabular presentation. At syempre, mayroon din tayong table of specification kung saan ito ay nakabase rin sa PPST. Kung nagustuhan naman ninyo, huwag ninyong ipagkait ang inyong subscription. At syempre, i-like nyo rin at i-share nyo rin sa ating mga kapwa. Syempre, papanoorin ninyo ang mga videos na ginawa ko para na malaman ninyo kung paano ito gagamitin at paano rin ma-download ang mga school forms at templates na ginawa ko. So ngayon naman, ang ating pag-uusapan ay ang ating IPCRF mga kaupod. So itong ating IPCRF, nakabase din ito sa ating PPST Resource Package. Ito ay mga teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy. So, ito ay nasa ating module 2 ng PPST Resource Package. At atin din itong magamit mga kaupod o mga kapwa ko kaguro para sa ating attachment ng ating IPCRF. So, ito naman dito sa baba, no? Kasi in-screenshot ko lang tapos nilagay ko sa Microsoft Documents para na ma-download ninyo ito at ito ang magiging reference ninyo. At pwede nyo ipakita rin ito sa inyong mga school heads if ever na mag-o-observe siya para na malaman din ninyo kung ano yung mga strategies. So dito sa page 9 ito ng PPST Illustration of Practice Number 1, Literacy Across Curriculum Areas. So dito ang Principle 1, Literacy Instruction is Embedded in All Learning Areas. So mayroon yan dito, no, mga explanation, so pwede niyong basahin yan mga kaupod. So dito naman sa baba, ito yung mga maaari nating mailagay para sa ating mailagay sa ating DLL at saka sa lesson plan, yung mga activities kung saan ay mayroon na itong literacy across curriculum areas. So for example, sa akin kasi ay TLA yung tinuturo ko, ICT. So mga kaupod, tinaip ko, pero galing din ito sa PPST kasi medyo mahaba-haba kasi yung explanation. So pwede nyo i-check yan mga kaupod. So dito kasi nilagay ko sa Microsoft Word para mas madali ninyo ito magamit. So ito, terms and vocabulary, kung mayroon niyang mga terms and vocabulary na related sa itong literacy kasi tayo, di ba? So, ang ating pinag-usapan ay literacy. Expose your learners in real setting. You may take them to offices, museums, shops, and other places in your community. So, yan, literacy yan across curriculum areas. Of course, integrate ICT such as computers, mobile phones, and other ways of utilizing them for information, sharing, and communication. Ako kasi ICT ang tinuturo ko. So kapag hindi kasi ICT yung tinuturo nyo, like mathematics, tapos mayroon kayong computer room, so pwede nyo dalhin yung mga bata doon, tapos magko-computer sila, tapos gamit sila ng mga formulas doon sa Microsoft Excel, no? So yun, ito yan ay literacy. Hindi pa to numeracy mga kaupod, literacy lang. So mayroon silang
mobile phones, so gamit ng mobile phones. So to develop the writing skills, encourage your learners to expose varied text types, yung mga advertisements, announcement, letters, stories, factual text, and so on. So ayan, literacy na rin yan, no? So to develop the learner's literacy skills as well as extend their ways of learning by seeing, drawing, writing, singing, and working together. So ito mga kaupod, encouraging them to observe and search for resources, then using storytelling, role play, or brainstorming. So hindi naman ibig sabihin na hindi English yung tinuturo mo na subject ay hindi mo na sila pwedeng paggawa ng storytelling. Pwede rin yan kahit sa TLE, no? So pwede rin namin gawin yung storytelling at saka role playing or brainstorming. So ito yung sa literacy across curriculum areas. So punta naman tayo dito sa practice number 2. Ito naman ay numeracy na mga kaupod. So dito mayroon yan, pwede nyo basahin yan. Mayroon mga explanation dyan. So punta tayo dito sa yung mga lessons na makikita natin na ito ay mayroon ng mga numbers. So pwede mo na ito magamit mga kaupod as numeracy across curriculum areas. So principle 1, numeracy should be developed consistently across different areas of learning. So dito mga kaupod, so includes concept of time, concept of number and date. So mayroon yung time at mayroon number, yung mga dates. So ayan, so ano na yan, numeracy na yan. Sequencing events and dates, yan, numeracy na rin yan. Using a timeline, logical reasoning. So yung mga timeline, so like for example sa English, diba? So siguro mayroon din kayong mga timeline kung depende sa topic ninyo. So sequencing steps, so ito talaga, nagagamit talaga namin ito sa TLE, yung sequencing steps. So ayan, numeracy na yan, no? Across curriculum areas. Understanding and comparing large numbers. So syempre, di ba? So yung mga researches, no? So siguro sa AP yung mga i-compare yung large number ng mga population, yung sino yung small number ng population. So ayan, no? So numeracy na yan across curriculum areas. So maaari na natin ito magamit at ilagay ito sa ating DLL. So na ino-note na natin na numeracy yan across curriculum areas. So making measurements, ito sa TLE talagang gamit na gamit talaga itong numeracy kasi magme-measure kami, no? So mga making measurements, weights, conversions, at dito rin collecting, comparing, and interpreting data, diba? So syempre pag magko-collect tayo ng data, so mayroon talagang numbers yan, tapos i-compare at i-interpret, gumagamit ng mga graphical presentation. So ayan, numeracy na yan, numeracy across curriculum areas na yan. So recording results that includes numbers, so marami yan, di ba? So sa science, so marami din yan, no? Magre-record ng numbers kami rin sa TLE. Itong numeracy ay mayroon yan kada subject, kahit anong subject, kahit ESP, di ba? Kasi mayroon naman tayo mga recording, kasi mayroon ako na nagtuturo din ako ng ESP kung saan ay mag-collect din tayo ng data, mayroon ding research, so i-collect yung results. So ayan, numeracy across curriculum areas na yan. At syempre, yung mga actual costing of materials and expenses, so yan sa TLE, mayroon din yan sa science, or kahit sa English, depende sa topic ninyo na kailangan na mayroon mga gastos, so pwede mo rin yan isingit mo yung actual costing. So ayan, numeracy across curriculum areas na yan, mga kaupod. So ito mga kaupod ay ilalagay ko ito kasi naka-save ito sa Microsoft Documents. So pwede nyo itong i-download mga kaupod, tingnan nyo lang sa description box. At sa description box din mga kaupod, mayroon din yang mga links, no, kung saan ay makaka-view kayo.
na mga videos na ginawa ko sa ating PPST. So, mayroon yung module 1, module 2. So, mayroon din na tayong video para sa module 3. Itong apply a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills or HOTS. Ito talaga, no? Talagang magagamit natin ito, mga kaupod. So, i-check mo lang yan sa ating description box.